makahanap ng habang buhay. Yung hindi na mga bila ng bahay. Saan po yung asawa mo, ma'am? Nasa mga bahay. Bilang bahay. Tagal na po kayo nakaiwala. Yuda ko. Mga ilang taon na po kayo nakaiwalay sa asawa mo? Byuda, sir. Byuda. Byuda. Ah, byuda. Ilang taon na pagka-byuda mo? Coming 8 years. Ah. Parehas-parehas lang tayo. Parang nauna lang ata ako sa iyo. Kasi yung anak kong bunso, nag-90 na yung ay, itong October. Hmm. Sa akin, dalawang anak ko. May isa kong may isa kong ampon. Kaya naging tatlo. Ako din, may mga apo na din. Yung mister ko, kasi namatay sa abroad. Ampon, sir, ampon. May ampon ako. Sa... Hindi apo. Ah, namatay. May binili akong bata. Ibig sabihin, ma'am, ay nandyan ka ngayon sa ano? Ay, nandyan ka lang, hindi ka na nagtrabaho din. Ano? Hindi ka na nagtrabaho ngayon? Hindi. Nasa bahay lang ako. Patambay-tambay. Sino po nagsusupport, ma'am, sa mga anak po ninyo, ma'am? Sir? Sino po yung nagsusupport sa mga anak po ninyo? Yung bunso ko, sir. Siya yung nagtrabaho. Ah, okay. Kasi dalawa lang. Una, ay yung anak ko ng dalawa. 30 years old yung plan. Tapos yung pangalawa, 27 years old. Yung ampon ko, is 12. Ay, yung panganay mo ilang taon? Yung panganay mo, ilang taon na? 30. Ah, 30. As sa akin ay 27 pa lang. Nag-asawa na nga, maaga ka na nag-asawa. Sir, pakisagad nga po ulo mo sa camera, sir. Yung cellphone po ninyo, ano po, sir, medyo tumbahin nyo papunta sa inyo para tumangkad po kayo. Makita po kayo. Ano to, sir? May live to? Ay, may post? O naman. Live po tayo eh. Yari tayo dito ah. Ba't naman? Baka makita. Baka makita ka sa mister mo, ma'am. Makita naman niya ako. Ipatay na nga eh. Lagi naman siya nandito. Kaya lagi niya ako makikita. Ba't po tayo yari, ma'am? Bakit po? Anong problema? Bakit po? Naano siya, sir? Na-attacky doon? Ah. Sa abroad. 5 years na siyang hindi umuwi. Tapos, nung umuwi siya, ay patay na. Naging 6 years. Kasi 1 year na siya sa ano eh. Bakit naman po mayayari tayo, ma'am? Pati ako mayayari. Bakit po? Wala lang, sir. Ay, namatay naman ako pala. Baka may suta ka, ma'am. Ha? Ah? Baka may tsuta ka dyan eh, sabi mo maya. Hindi, baka ikaw, kasi ikaw, ikasan. Ako, byuda naman, okay lang sa akin. Wala namang ano. Naman po, nag-asawa na po. May anak na sila. Sinabayaan ko na lang po. Oh. Pero makahabol pa rin yun kasi kasal ka eh. Hindi, may anak naman sila po. Malaki na ang anak lang. 8 taon na po. Eh, kahit na, kung may anak yun. Kung gusto niyo ano, kasi hindi pa kayo divorce. Oh, baka pag mag-pension ka na, sir, siyempre, siya'y second beneficiary mo. Di ba, oh. Sir? Di mayari ako dyan? No. Hindi, nag-usap naman kami na escort na lang po. Wala na lang, kasi siya naman ang nag-asawa unay. Hindi niya napakilaman yung pension mo, sir, pag sakali? Ay, hindi, nahiya na yun maghahabol, ma'am, kasi may anak na siya sa iba eh.
Pag gusto niya, sir, makahabol kahit na may anak siya kasi hindi pa kay divorce. At ako din ang habol po sa kanila o talaga po silang nayari silang dalawa. Pinabayaan ko na lang kasi pinsan ko lang ang lalaki. Masakit sana eh, wala eh, wala nang magagawa eh. Nagtrabaho tayo, tapos pag uwi eh, iba pa lang pinakasama. Saan ka dati nagtrabaho? Dito ba sa Cavite dati? Anong trabaho mo doon? Nag-apply ako ng construction doon, eh, dalawa, tatlong taon ako, tapos lilipat ako, bukod ako, nag-negosyo ako ng ano, mga quick calamaris, mga pritong manok. Kunti-kunti lang hanap buhay. Tapos ngayon ay naghinto muna ako ng tinda kasi nag-alaga muna ako ng mga manok ko dito. 45? Yung 45 days? Opo, yung 50 piraso ay 45 days din. Yung mga 50 piraso din, mga Tagalog din pang binta. Wala na, may tumawag eh girl, naka-hold tayo. May tumawag. Sino kaya yon? Baka naman nanonood si mister mo ngayon na tumawag sa'yo. Cold years na namatay, nanonood pa no? Di, baka may shoota eh. Hindi, tumawag yung ano, yung anak ko yung tumanay. Okay lang man sa akin dito ay matagal naman ako dito pero wala naman akong ano, wala naman akong shoota, wala din akong babaeng pangligawan din, wala. Tutok lang, pupos lang muna sa trabaho. Ba, ngayon lang eh, palagi ako nanonood ni Sir JJ. Dati ako nagpapa-line up din ako ni Sir, pero hindi ako tumuloy. Nagtanong ka sa akin, pero ano? Hindi ba? Ay, yung tanong ko sa'yo, malayo pala yun sa inyo dito sa amin, no? Sa Batangas? Walang malayo, nasa Pinas lang tayo. Sabagay. Ma'am, sagutin niyo po muna yung anak mo, kung talagang anak mo yan. Anak mo po ba talaga yan, ma'am? Anak niyo po ba? E di, i-chat po ninyo, tawagan po ninyo na kamo, naghahanap pa ako na magiging tatay mo. Huwag kang isturbo. Ayan, mister natin. Ay, mamaya, maputol na naman yan. Hindi kasi niya alam, sir, nag-live ako. Magtanong ka, sir, paano, para makilala mo ako. Ba't napahinto ka? Parang nabusan ako ng tanong sa'yo. Ikaw muna magtanong para ako din ang sasagot. Ako taga Mindanao ako dati, sa Iligan City ako. E, nakapangasawa ako sa Ilocosor, kaya dito ako sa Ilocosor. Sana ako. Ah, sa Iligan ka pala? Oo. Mulabi din ako. Pero matagal tapos, na. Pauwi-uwi lang ako. Ay, ibig sabihin yung ano mo, yung nanay at tatay mo nandoon pa rin. Patay na. Ah, yung dalawa? Mm-mm. Ah, parehas pala tayo. Sa akin din. Binakaway ako nung 2000 to. Tapos eh, bumalik ako din sa Manila. Binalikan ko yung trabaho ko din eh. Tapos eh, so ngayon naghahanap ng baka may makasama na habang buhay. Ganun. Kasi nagpapasko na eh. Nag-iisa lang. Ganun. Marami ka ng ipon? Kunti-kunti lang. Hindi naman masyado. Sa katamtaman lang makabili ng pangkailangan sa araw-araw. Tumatawa yung manok.
wala na. May ngayong anong alaga mo? Po? May ngayong alaga mo? Opo, nandito kasi ako sa tabi kasi nandito ang ano yung signal. Wala doon sa bahay, nandini sa ano eh. Ay, nasa tabi-tabi yung signal. Nasa manukan yung opo. Signal. Nandini sa, hindi pa yung sa manukan eh. Mayroon kasi signal. May ano, may signal? Ingay lang. Po, ma'am. Mabuti pa yun dyan sa ano manok, may signal. Hindi, maano kasi doon sa, ano, sa bahay. Hmm. Isa pa may, ano, may pasinti yung ano ko doon, yung tinitirahan ko, yung gagamot kasi may pasinti. Yari tayo, pasinti yung mamaya, pakulam niya ako. Di naman po siya ganun, ma'am. Iba namang isip mo. Di naman sa ganyan. Yari tayo dito. Maniwala ka ba? Maniwala ka ba ganyan? Para ako, hindi ako maniwala ganyan eh. Di ka maniwala. Bakit na yung gamot sa inyo? Ay, yung mga ano lang yun, yung nakapila ay tapos nung ano dyan o, sa bahay. Dun sa bahay sa natirahan ko tapos nagpupunan. Parang gano'n na rin yun. Po? Parang gano'n na rin yun. Hindi. Hindi man yun nga ano, hindi man yun masama yung ginagamit niya para pang ano lang, yung pagtulong sa mga tao na nangangailangan. Nangangawala ka rin. Parang gano'n kasi dito ako nakatira sa kanya eh ngayon ay nakabukod na ako ng bahay din. Hmm. Eh, yung mga anak niyo po pala, sir. Sa province. Nandun sa ano, sir, nag-asawa na ang yung panganay ko nandyan sa Quezon, nag-asawa. Tapos yung pangalawa ko nandun sa Jinsan. Tapos ang babae ko nag-asawa nandito lang sa Klamba po. Hmm. In love na yata si Mamo. Hindi, sir. Hindi ka na in love kay sir? Hindi. Parang na nakita ko ni Mami, parang wala, parang ano si Ma'am, para na dalawang isip. Hindi, mayroon naman, ano? Subaybay ka muna. Mahirap. Mahirap na kasi ngayon, maraming mangluloko. Hindi naman natin na totoong sinasabi. Kaya huwag kang masyadong maniwala. Ganun. Hindi naman yan po. Mahirap na. Makita naman sa tao kung ano ang nanloko ba siya o hindi. Sa akin yan, hindi naman pwede po nga hindi tayo magsabi sa totoo. Kailangan talaga sabi mo sa totoo na ganyan ang naranasan mo sa buhay mo, sa pamilya mo. Alam mo, kasi pag dito, mabait, pagkatapos pag ano na, naka-off na, nako. Kung sa halimbawa, kung talagang makatuloyan tayo, para walang sisiyan eh, baka sasabihin mo sa akin na yung nag-usap tayo, dami kang tinatago pala, hindi mo sinasabi sa akin lahat. Ang malayo mangyari yan, sir. O nga, para nakita ko din sa'yo. Hindi, magtanong ka. Magtanong ka. Yung pag biyuda mo po ay wala kang, hindi ka nakasyoka, hindi ka nakano po, wala kang nakalipin na ano, diba? Wala. Pares, wala tayo, walang kalibin kahit isa. Bakit inaano mo naman yung sarili mo sa akin? Sabihin ko, kung sabihin ko sa'yo, meron, kaya pa na tayo, gano'n din ang sasagot mo sa akin. Ano pa? Bakit lagi mo inaano pag sinabi ko, pareho tayo, gano'n?
Ah, totoo naman po. Sa akin lang po ay simula sa paghiwalay namin eh hindi ako takot na mag-ano sa mga babae kasi yung dati iniisip ko yung mga anak ko maliliit pa. Ngayon eh naisip ko naman na parang papasok lang yata ako nito ng mga anak na ako nito ng kasama habang buhay kasi yung mga anak ko eh isa na lang eh. Nag-asawa na yung apat. Tapos yung bunso ko eh umuwi doon sa ano, Mindanao. Yung bago lang umuwi. Sinag, ano pa siya, nag-aral pa daw siya. Pero may niligawan po kayo, sir? Wala po, dito sa ano po, wala. Kahit sa amin po, wala po. Yung pag-uwi ko doon, ay napukusta din ako sa trabaho din doon. Pero kay ma'am sigurado marami kasi pero, nasa bahay lang siya. Nasa bahay. Hindi kuman. Ano pa natin masyadong kilalahin ng tao. Oo. Ma'am, yun na nga po kasi sabi niyo wala naman kayong trabaho. Marami siguro sigurong umaakyat diyan para manligaw. Wala sir. Wala umaakyat. Ay ano po bang hanap niyo sa isang lalaki? Mabait, sir. Mabait? Tapos, mabait. Makaintindi. Kasaway na manok to eh. Tapos? Ang tanggap niya yung pamilya, sir. Okay. Ako, ang trabaho ko eh. Naman. Dito lang sa bahay. Tapos, ina-espikalpo ko yung mga, ano, yung mga bata. Ngayon, malalaki na eh, no? Hindi mo na kailangan asikasuhin. Ano pa rin, sir? Asikasuhin mo pa rin. Kasi mahirap naman. Pagod sila eh. Langanin naman sila din ang gumagawa sa, ano, mga trabaho. Monitor na lang po. Saka may alaga-alaga rin ako, alagang tao, alagang aso, alagang baboy, ganun. Ay. May baboy ka pala dyan. Meron. Yung manok lang wala. May mga biig na yung ano mo, pabili. Wala pa? Ah, wala pa? Ano, babae? Oo. Paano pagrami? Walang ano? Walang lalaki? Ano? Hindi yan marami. Hindi yan makapanganak kung walang lalaki. Ay, sickness yan naman. Bakit yung hanapin mo yung lalaki? Ay, yung mga breeding ang ano mo. Hindi, ang sabi ko mga breeding. Oo. Yung mga puta. Ah, hindi. Hindi pa ako dito sa akin. Mga ano lang eh. Tagalog lang. Mga itim. Hindi na magbili ng mga pets, ano na lang, yung mga San Fernando, yung mga gabi. Yung pinakain doon. Magtanong ka pa, sir, para alam mo. Di ba, naubusan na ako ng tanong eh. Naubusan ka ng tanong? Naubusan na ako ng tanong pagkatingin sa iyo. Ang joke lang. first time ko pa itong kaharap ganito eh. Oo nga, naka-nervous pala. Tanong ako po sa iyo pa, halimbawa po ay talagang magsasabi ako sa iyo na nililigaw ako sa iyo. Ano kayang may pag-asa ba ako? Ano? Halimbawa po ay nililigaw ako sa iyo, may pag-asa ba ako? Mano po yung ano, yung
Ang manok mo sa boses mo. Mas maingay pa yung manok mo sa boses mo. Lilipat sana ako ng pwisto. Lilipat sana ako ng pwisto, ma'am. Kaso lang, eh, walang... Mawala namang signal. Magalaw-galaw namang cellphone po. Sakalin mo muna yung manok mo muna. Kainin natin. Ulamin natin para... Hindi, kung sakali kung talaga tayo ay magkatuluyan, ay magsawa kaya ata kumain ng manok, eh. Baka sabihin mo, huwag na naman yung manok, mag-isda naman tayo. Allergic ako niyan. Ang ingay talaga, lilipat muna ako ng pwesto, ma'am, ha? Lilipat ako ng ako. Yan, kaya hindi ako, ano, parang malabong ano mangyari yan. Oo nga po, eh. Para sa tingin ko lang po, halimbawa ay may gusto ako sa'yo, parang siguro ay mabuhata nga kasagutin mo ako, eh. Ano? Halimbawa magsabi ako sa'yo na may gusto ako sa'yo, parang hindi ko maanggin ang sagot mo na oo. Okay. Halimbawa ay sasabihin ko sa'yo nga may gusto ako sa'yo, parang hindi ko ano ang sagot na oo. Ano yan? Ano? Ako pinagustuhan. Wait lang po, ha. Ang ingay-ingay talaga sa manok mo. Ako ng signal po, nilipat ako ng sa kabila, ma'am. Paso na naman. Nagagalit ang aso, eh. Naiwanan ko. Ano ba ito? DJ? Yes po. Papadala mo na lang yung mga manok dito. Ah, manok ni sir. Papadala niya sa'yo. Manok lang pala. Manok ko sa aso naman, sir, yung maririnig. Mas malakas pa yung busit ng aso at saka manok sa kanya. Ano, wala nang nakita. Nige, pahanap ako yung ulang manok. O nga po, eh. Balik tayo dun sa tanong kanina ni sir. Sabi niya, gusto ka daw niya, ma'am. Bigyan mo po kaya ng magandang sagot yung sa tanong niya kasi gusto ka niya. Anong sagot mo? Ano, sir? Ano, sir? Ano po isasagot mo sa kanya kasi sabi niya, gusto ka daw niya. Magandang sagot naman. Para sa ngayon, sir. Walang. Hindi po na sa ngayon, sir. Mahirap. Oh, mahirap po ba yun? Wala, sir. Wala. Wala kang? Yun nga. Isasagot? Yun nga ang gusto ko malaman na sagot. Eh, habang hindi pa ako makapunta sa inyo. Kasi hindi ano, pa ako makabisita sa inyo. Mahirap magmamadali. Hindi naman sa ganun nga madalian, ma'am.
Aanuin muna yung ugali. Silalanin muna bago ano. Opo, kailangan naman yung kikilanin yung ugali natin sa isig isa. So, hindi naman makakilala kung talagang eh, hindi ako ay pumunta sa inyo. Mahirap yung tanong mo. Sasagutin kita kaagad, ganun. Grabe ah. Hindi naman sa ganun po. Hindi mo talaga makilala po, ma'am, kung halimbawa eh, hindi ako makapunta sa inyo, hindi ako makabisita. Yun, ganun na talaga, hindi mo makilala ang ugali ko, hindi rin makilala yung ugali mo. Ganun naman yun eh. Hmm. Ano ibig mo sabihin, pumunta ka dito para kilalanin mo lang or kilalanin kita, ganun? Kung halimbawa ay gusto ko ba ay bibisita dyan sa inyo, o di makilala mo ang ugali sa tao. Ganun naman eh. Pero dito sa silipon talaga, ma'am, kung tawagan lang, hindi talaga natin makilala ang ugali natin, kundi hindi makilala ang ugali natin sa personal talaga. Hindi, ano din yan, lalabas din yung katunayan ng pagkatao mo pag ano, kahit tawag-tawag lang. May ano naman dito sa silipon, ma'am. Ang tingin mo, mabait. Pero yun pala, may tinatago palang ugali na hindi maganda. Pero... Ganun naman yan eh. Okay lang ba? Okay lang po. Uy, nakakilala kita. Tapos natausap tayo. Ang ganyan. Ano naman yung may ganyan? Ibon. Ibon. Wala namang maingay dito po ah. Hindi ba yung nag-ingay eh. Aso yata. Manok. Sisiyo. Dami kasi yung manokan ng mga kapitbahay namin dito. Nagitnaan ako ng mga nagmanok din. Dami nang alaga ng mga manok dito. Pero kung sakali ma'am, bigyan po kayo ni sir ng time talaga, puntahan kayo, pasyalan kayo para may pakita niya na totoo siya sa'yo. Mahal ka niya. Ano po? Pwede naman po, bigyan mo ng chance si sir. Bibisitahin po kayo dyan. Gagala ka niya, ganun. Papasyal kayo. Pwede, ma'am? Pwede? Basta gabi lang, ma'am, ganun? Oh. Hindi. Ano po? Oh, malapit lang naman si sir sa'yo. Oh. Ano po ba pwede? Malapit? Ay, nasa Cavite pala to si sir, no? Okay, ma'am. Pwede naman bisitahin kayo ni sir. Gagala kayo, ma'am. Ano oras? Hindi, para ayaw ni ma'am magbisita ko sa kanila, sir. Kailan po pwede, ma'am? Bukas? Sa linggo? Ngayon na. Ngayon? Ngayon po, ngayon? Oo. Ayun. Agad-agad ah. Baka makarating ako dyan eh. Hanap-hanapin ko pa yung bahay mo. Magtanong-tanong pa ako kung saan ka nakatira. Siyempre hanapin mo kasi hindi mo nga alam. Hindi hanapin mo. Baunin mo yung manok mo, tsaka aso, gano'n. Ang dami naman to. Hindi ko naman ito madala kung ako lang mag-isa. Magtanong ka! Yun, nabusan na ako pagtanong. Nabusan na ako ng tanong ko. Parang nahiya ako eh. Bakit ka mo? Nahiya ko sa'yo. Nahiya ko sa'yo. Bakit nga? Ngayon lang ako harap na babae ganyan. Maganda. O si matalino din managot.
magtanong ka. Magtanong ka. Kahit anong itatanong mo, sasagutin kita. Ano? Hindi ka lang muna magtanong mo. So yun na nga po, ano? Mabait lang naman yung hanap ni ma'am sa isang lalaki. Ikaw po sir, mabait ka naman siguro. Hindi po kayo naglalasing. Walang bisyo. Minom yan sir. Mayroon, mayroon pag may mga kumpare ay magpunta din sa bahay. Mga kumpare. Sir, umiinom yan. Manok yung ano, manginginom. Ano ko sa mukha yung manginginom. Hmm. Makikita mo ba yun pag manginginom isang tao, ma'am? Oo. Ano sa mukha, sir, yung manginginom? Ah, kala ko maamoy. Huwag ka nagkamali. Hindi ako nagkamali, ano? Hindi ako nagkamali. Diyan ka nagkamali. Dapat sinabihan mo na lang agad na ay manigarilyo yan. Yan. Aminin ko. Pero inom sir, hindi pa kayo umiinom sir? Iinom naman. Hindi naman pwede hindi kayo inom. Ang kamaniwala niyan, iinom yan. Iinom ka talaga, pero hindi na, hindi kayo yun na lang ang haharapin mo yung alak niyan. Hindi ay may trabaho ka pa sa bahay. Siyempre. Nakatikin nga bibigyan ka, isang shot, dalawang shot, pwede na. Mga kaibigan na, uwi muna ako kasi may ano pa ako, may alaga pa ako. Wala akong magpakain. Eh. Ganun. So, hindi yung inom talaga ngayon na pupuan mo na. Ubusin mo na lang yung gusto mong ubusin yung alak. Inom naman ang tao. Wala naman tao ngayon ay hindi inom. Pero sa control lang ang pag-iinom. Ano pala mga ayaw mo sa lalaki ganyan? Ano? Yan pala ang ayaw mo sa lalaki ganyan na iinom, manigarilyo. Ayaw ko. Salamat po. Ganun lang. Kaya ako din ay manigarilyo din ako. Tapos iinom ako pero nandito lang sa bahay. Pag ayaw, pag doon na sa mga malayo, ayaw ko na po kasi mahirap ang pag-uwi. Manigarilyo ka dyan sa lang sa bahay niyo? Hindi ka manigarilyo doon sa labas? Hindi, ang pag-iinom. Ang pag-iinom po. Hindi dito sa bahay. Hindi doon sa ibang bahay na puntahan mo pa. Sa akin naman, ang iinom ko naman, beer naman po, isang bote, yun lang. Yun, pang ano lang sa akin. Lalo na kung pagod ako sa trabaho dito sa panggardin ko. Ubusin mo yung isang bote, gano'n, ikaw lang mag-isa. Grabe ka, sunog baga ka pala eh. Hindi naman yung maka ano ng Red Horse po. Yan lang man ang ano, pang ano sa pagod mo ay magagardin ka pag uwi mo sa gabi. Siyempre, ikaw lang mag-isa dito sa bahay. Tunay ka lang tumingin sa cellphone mo pang nood sa mga ano makikita sa cellphone. Saan ka nga po ngayon, ma'am? Sa anong pong lugar? San Juan, Ilocos, sir. Ah, Ilocos. Layo-layo din, ah. Bukas pa ho yan si sir makarating dyan, ma'am. Kung aalis po siya ngayon. Sir? Kung aalis po si sir mamaya, bukas pa ho yan dyan makarating. Hindi, mapanis na din ang manok. Hindi yun mapanis, sir. Adubuhin mo na lang. Manok na native. Hindi, wala pa. Sa tingin ko naman. Yan. Hindi ko rin yan makain, sir. Kasi allergic ako niyan. Hindi, sa tingin ko ni ma'am, parang hindi pa siya handa gani. Hindi pa siya handa nga may kasama sa buhay.
Ay, hindi. Kasi siya lang din mag-isa. Pareho po kayo ng sitwasyon eh. At saka matagal na rin po siyang hindi nagka-boyfriend. Matagal na siyang byuda. O ikaw, matagal ka na rin pong hiwalay. Hindi, wala pa sa... Wala pa yata... Hindi, yung hinahanap ni ma'am, wala yata dito sa akin. Wala, ano? Andiyan naman, mabait naman eh. Yun lang naman nahanap niya sa isang lalaki. Ano pa ba mayroon, ma'am? Ano pa ang gusto mo sa isang lalaki? Tanggap niya yung anak ko, sir. Ayun, tanggap mo. Kasi may anak pa akong pinaaral. Tanggap mo ba, sir? Tanggap naman, ganyan. Hirap naman kung ikaw lang ang alagaan ko, tapos ang anak mo ay pabayaan ko. Eh, parehas naman tayo nakaroon ng ganyan na pamilya. Hindi naman pwede kayo isa lang ang mamahalin mo, tapos yung mga anak sa amin na mahal mo ay pabayaan mo lang. Hindi naman yata pwede ganyan. Yun na, kasabihan na alam mo naman na may binubuhay pa yung babae, may binubuhay ang lalaki. Eh, siyempre, kung magsama kayo, isa, yun lang bang babae ang mamahalin mo, yun lang ina ang papakain mo, yung alagaan mo. Tapos ang mga anak, ang anak mo ay hindi na ay, hindi mo isama. Para hindi yung nata yan pwede. Kaya lang po. Sanay naman ako mag-alaga ng ibang tao, ma'am. Ah, marami ka pala inalagaan ng ibang tao, gano'n. Nag-alaga nga ako sa ano? Anak sa asawa ko, ma'am, may iniwan ito sa akin, hindi sa akin. Ayan, sir! Huwag na! Ngayon, lalaki na siya, nag-aaral na siya, grade 9 na. Pwede. At least... Ayaw ko na, sir. May ano pala sila ng asawa niya. Palapit-lapit pala yung asawa niya. Huwag na, sir. Hindi, ah. Ano po yun? Malaya yung asawa ko. Sabi ko, pinaaral ko hanggang grade 9. Tapos sabi ko, malalaki na kayo. Di mag, ano na kayo? Maghanap buhay na kayo kasi mag-ipon-ipon muna ako kasi matanda na ako. Ako lang mag-iisa. Sino po yun, sir? Yung iniwan ng anak mo? Anong naasawa mo? Anak daw ng asawa niya, sir. Iniwan sa kanya. Huh? Oh, alangan ko hindi mo alagaan kasi bata naman yun, wala naman yung hindi, wala man yung alam sa mundo. Hindi, sabi niyo po may kinakasama na po yung asawa mo, di po ba? May kinakasama na, may asawa po. Yung ano, yung sa pangatlong lalaki po. Pangatlong lalaki niya. Ngayon ang lalaki niya yung kinasama niya yung pinsan ko, pang-apat na yun. Ngayon, kasama niya. Yung may anak mo sila. E, pang ilan po kayo? Galing sa akin po, panglima na po. Yun na, hirap na tanggapin eh. Magulo. Kasi... Magkating ilang po, sir! Ikaw yung kauna-unahang asawa niya? Opo. Ikaw yung kauna-unahan. Tapos, nagkaroon po siya ng pangalawa, pangatlo, pang-apat, panglima na itong pinsan mo ngayon? Oo, ngayon. Aha. Opo. So, yung anak na iniwan sa'yo, ano po yun yung pang-ilan na asawa? Yung pang-dalawa po ay pangatlo po. Pangatlo? Pangatlo. Oh, opo. Sana po yung tatay nun, sir? Ano po? Pinatay din po kasi ano man yun, mahihirap nga eh. Oo. Isa na yung asawa mo, nung bakit niya iniwan yung anak sa'yo? Hindi, sumama din sa iwan na din lalaki po. Alala ko kasi sumali ka pala dito dati, no? Naikwento mo na yan, no? Tapos na yan, hindi na ako nagano. Una daw niya. Hindi na ako nagpadala sa kanya. Kasi ngayon, malaki na siya eh. Naintindihan naman po din sa bata. Sabi niya, sabi sa bata eh, hindi pala kita tunay na ama. Eh, grade 9, ilang taon po siya ngayon? Nag-grade 9 na po. Grade 9, isa na po siya. 14 na siya po. Asa na po siya ngayon? Nandoon na sa ano, kinuha na sa biyanan ko po, dati, yung biyanan ko. Nauli ko kasi sabi ko sa biyanan ko, hindi ko na maano yan kasi magtrabaho na ako. Tama na yung pinapalaki ko siya. Ay, marami. Alam na niya kung ano. Yung mga nauna po ninyong anak, sana po yung mga nauna mong anak? Nandini sa, yung babae ko po, nandini sa Kalamba po nag-asawa.
Tapos yung lalaki ko nandun sa Quezon po. Province. Tapos yung pangatlo ko nandun sa ano, sa Jinsan. Nakasawa din. Kalat-kalat na. Okay. Okay. Yan ang kahirap sa pamilya na walang forever eh. Forever naman tayo, pero ang isa hindi naman. O si Mrs. mo ngayon, yung kinakasama niya, pinsan mo, saan sila nakatira? Malayo na po, nandun na din sa kanila, yun sa ano, lagpas pa ng Pagadian po. Oh, okay. Alam mo yata ni ma'am yun, kasi Bisaya yun eh, alam niya yung dinas niya tayo. Hindi ko alam. Eh, taga-iligan mo siya eh. Hindi naman natin Bisaya, alam niya lahat doon. Hindi mo pa alam eh, sabi mo taga-iligan ka na. Bakit na? Hindi naman... Yan ang okay lang pag ano ganyan. Oh, alam ko naman eh. Diba yan naman ang talaga ang sagot mo nga ayaw eh. Solo flight na po kayo ngayon, sir. Opo. Mm-mm. Tulad din po sa iyo, ma'am. Ikaw lang din po mag-isa dyan. Pareho lang po kayo. Yung pinagabalaan ni sir, nag-alaga ng, yun nga, mga manok. Ikaw nandito ganun. Naman yung mga anak ko, sir. Ah, dyan yung mga anak mo. Ayun pala. Ayun naman pala. Ikaw na lang punta kay sir, ma'am, para may kasama siya. Ayan mapunta, sir, kasi may mga anak siya eh. Nandiyan naman yung mga anak niya. Ikaw na lang pupunta, sir, no? Hindi naman kagaya sa akin na yung mga anak ko ay na kalatay na layo. Yung anak ko, yung 27, trabaho siya Bernes, ay Lunes sa Bernes. Tapos, sabado sa Kalinggo, nag-aral siya. Nag-aral siya ng Korean. Mm-hmm. Tapos yung ampon ko, yun ang... Kasama mo? Oo. Pero uuwi din yun ng gabi. Yung anak ko na ano. Yun ang nagsusupport sa'yo, no? Sabi mo kanina. Ilang taon na po yung ampon mo, ma'am? Yes? Ilang taon na po yung ampon mo? 12. Malaki. Malaki na po. Makatulong-tulong na kung walang pasok. Ano, lalaki, babae? Lalaki. Pwede, makatulong-tulong naman din kung walang pasok. At least may nautosan kang... Wala naman siyang gagawin. May nautosan ka kung kunti-kunti lang ang papakuha mo sa kanya. May matawag kang... Mautosan mo kung halimbawa ay... Gusto mong utusan na anong ipapakuha mo. Hindi yan kagaya dito sa akin, nga, sa akin lahat eh. Nanay at tatay ang ano ko. Ang trabaho ko. Kasi po, ma'am. Sir JJ, stop na lang po. Paano po pag... Babay lang po, ma'am. Pero yung ang importante, magkoconnect kayo, ha? Tuloy-tuloy yung usapan nyo sa off-cam, ha? Para kung anong plano ni sir, kung pupuntahan po kayo dyan. Kung gusto siya makita sa akin. Wala ba, DJ? Wala. Walang? Wala ang pag-asa? Wala, wala. Ganina pa yun. Ganina pa yun, Kuya, Kuya JJ. Ganina pa yun ang sabi niya. Narinig. Wala talaga ang pag-asa? Mahirap naman kasi sir pag ano, pag niloloko may isang tao. Dapat sabihin mo na kung wala, hindi wala. Kung so, meron, ganun. So walang pag-asa? Yun na nga. Ganina yung sinasabi ko sa iyo, ma'am. Pero kung kahit friend, ma'am, wala, kunyari, i-add friend mo siya sa Facebook, walang chance? Sir?
kunyari, i-add friend ka rin sir sa Facebook, i-accept po ninyo? Depende, sir. So, walang chance? Kaibigan na lang muna, sir. Okay. Yun na nga po. Ito, kaibigan na lang po. Oh, yun naman talaga, dapat. Mm. Ang ibig ko nga pong sabihin, kung i-accept mo siya sa Facebook? Pwede din, sir. Pwede. Kapag tao yung nag-ano sa'yo, di tao ka mo rin tanggapin. Yes. Pero kung binabastos, nabastosin mo rin. I-block na akong binabastos, ah. Huwag mong bastusin din, ah. Hindi naman yan. Hindi naman po. Hindi naman pwedeng nakahubad siya pag tumawag sa'yo, tapos bigla ka rin hubad para magbastusan kayo. Hindi. Oo. Kung nakahubad na siya nung tumawag ka, nung tumawag siya sa'yo, edi screen record mo, tapos i-block mo. Ganun lang yun. Huwag ka na rin humubad. Baka mag-viral pa kayong dalawa. Puskitado po akong pagkatao po. Ayun. O, di ba mabait, ma'am? Basta asahan ko. Puskitado po akong pagkatao. Hindi ako ano sa pagkatao. Tama. Hindi, sinabi ko lang. Sinabi ko lang. Ganito ako. Gusto kong sabihin ko para alam. Mahirap naman yung itatago mo yung ano nilaramdaman mo. Tapos, katapos. Pag hindi mo nilabas. Tama. Hindi mo nilalabas pag ano. Sige. Hindi naman lahat kasi lang mga nag-uusap dito, nagkakatuluyan talaga. Oh. Choice pa rin ang bawat isa kung i-add friend nila sa Facebook o ayaw nila. No? Hirap nga yung magkaharapan na kayo, hindi pa kayo magkatuluyan, aasa ka pa dito. Tama. Na magkatuluyan kayo. Mm. Depende lang naman yun. Basta tama po, tama. Friend, alam muna kayo sa Facebook. Ha? Maraming salamat. Connected na po kayo. Tuloy-tuloy yung pag-uusap ninyo sa off-cam. Thank salamat you. Po. Bye-bye. Thank you. Bye, sir. Malayo pala yun sa inyo dyan, ha? Sa amin kasi, ano lang dito. Bundok, si ano kasi to dito ma'am, bundok. Ano namin dito. Bundok yung natirahan namin dito. Hmm? Ito lang ang ano namin, yung bahay sa amo ko dito, tapos nandun ako sa kabila. Tulong-tulong lang ako sa kanya. Ito. Hindi na masyado, ano kasi minsan eh, uwi dito ay tag-isang buwan yun eh. Ngayon, sunod na araw yata, Lunes, alis yun, punta ng ano, Quezon. Lang isang buwan yan doon. Ano lang po, ano lang, yung friend lang tayo, kaibigan, ano, walang masama na pag-iisip. Ganun lang man din ako, kasimple ko. Yun nga, parang napakan lang ako sa kasama ko. Kung anong hingingin, bigay agad, anong gusto. Mahirap talaga kung pagustuhan mo lahat ng kasama. Mukhang may pinagdaanan pa yata si sir. Tulad din po sa kilala mo manager, may pinagdaanan daw. Tapos lahat na magpa-follow sa kanya, bigyan niya ng 100 na Gcash. Pero utang niya sa iyo, hindi bayaran, no?